Kumusta na mga ka-farmers? Kumusta na po sa lahat ng ating mga katribya? Sa ating pong mga bagong subscriber, welcome po kayo sa aking YouTube channel. Isa na naman po mapagpalang araw po mga katribya po ang ating hatid po sa inyo at inaasahan po natin kayo ay nasa mabuting kalagayan. Ngayon po mga katribya, pag-uusapan po natin kung ano ba ang mas practical. Ang tayo po ba ay gumamit po ng ating herbicide o yung gumamit tayo ng tinatawag nating gulok o panabas o yung grass cutter. Alam niyo po mga katribya po sa atin, lihit po sa ating pong kaalaman na marami tayong mga ka-farmers ay gumagamit pa rin po ng tinatawag po natin ng gapas o gulok para po tabasin yung damo. At iba naman ay gumagamit po ng tinatawag naman natin na grass cutter. Ano ba ang mas practical? Ano ba ang makakamenos? Kung tayo po ba mga katribya ay magpapaupa ng magdadamo o hindi man kaya ay mag-herbicide, saan po ba tayo mas nakakatipid? Ano ba ang advantage? Ano naman ang disadvantage nung pagka tayo ay gagamit noong herbicide? Samahan niyo po ngayong mga trivia sa ating po pagtatanghal ngayon pong hahapon na ito. At kapag nagustuhan ninyo ang video, paki-share, paki-like, at wala kayo sa aking bahay, paki-subscribe ang aking pong channel. Okay mga katribya, start na po tayo ngayon ng ating pag-aaral. Lalanda mo. Ilang araw bang tinitira yung komo na? Tatlong araw? Isang lugar na ito? Ay, ito. Galing umaga lang. Ah, umaga. Marami-rami ka na rin. Ano, mga inaagap-agapan mo na lang, ano? Wala eh. Hintayin mo yung gamot. Ilang buwan na ito eh. Gugubatin, ano? Okay, malakrin na natin nagagastos sa guha ko, ano, sa damo. Pang herbicide. Sagot nyo ba yung pangkuhan dito? Sa amin yung kuhan. Nakalista sa amin yung kuhan. Ipagkabibili kayo ng gamot? Oo. Tapos ay hawan-hawan eh, ano? Eh, makakatipid niya kayo dito pagka ganyang gapas. Kailang ito yung umaga tsaka sa hapon, ano? Eh, kailangan na talaga nyo, maagapan nyo nga lang itong kuhan. Katanda mo. Eh, mga ilan linggo naman yan. Sa linggo ata halos eh, ano? Umo, malaki na uli. Tapos kagapas na uli, ano? Tsaga-tsaga nga lang naman ng trabaho. Buti nga ka mo, malalambot lang yung mga tumubo. Yung dun banda matitigas. Matitigas, yung patira. Yung matigas yung nandito, ano? Yun yung mahirap damuhan. Tsaka yung baging. Yung baging, puto, makutong yung puno. Tapos makit pa sa kalamansi yun. Nakailan ba nakuha kayo rito sa kabuuan? Ay, tatlat ito eh. Mababa na naman. 550. Na bag. Marami ano. Kaso yung mababa. Ayun lang ano. Wala nga kami kumita rito. Konti lang yung naging porsyento ninyo. Nakabawi naman sa utang. Hindi pa kami nagpapakita. Hindi pa na pupulpay. Oo, kasi sa 450 lang ata ang napitas nyo rito, 4 lang. 4 eh. Iba sa... Oo, kasi konti lang din ang porsyento ninyo. Ano? Sa isang lang yata, 30 piso. Ako? Oo. Ilang kayo maghahati? Tatlo? Tatlo. Oo. Kahit na medyo maluwang pala itong natrabaho ninyo, halos wala rin matitira. Ano? Hindi pa kuha sa inyo yung bigas. Lalo sabihin, pati ulam, lahat sa inyo pa rin. Medyo mahihirapan nga ninyong bawiin yan. Talagang maipon rin utang sa labas. Kaya nga. Hindi, pero noong nakaraang taon, medyo kumita kayo ng konti, ano? Sila, tumama dito noong nakaraang taon. Tatarome. Pero pagkatapos noon, ayan, balik na uli sa dati. Wala na uli. Kung naabutan yung inarkila. Oo. Naabutan ko dito, ako pro one. Yung
hawan-hawan lang ako. Kasali. Ay, oo. Parang upa lang. Upa lang, upa ka lang noon, ano? Saan ba dati bayan mo, Isabela? Sa Aurora Isabela. Ah, Aurora Isabela. Kaya malapit kayo sa Dalig Viejo. Oo. Ah, sa Dalig Viejo o Aurora? Kuan yun, yung Aurora Bagnos Dalig Viejo. Dalig Viejo, may diba dulo na yun, ano? Oh, dalo na ka. Apuntang daan ng damo na yun. Oo, sa may Gamo Isabela. Oo. Oh. Dati, nandun ako no, sa Dalig Viejo, mga year 1999. Matagal na no. Ngayon may nakikita akong kalamansi rin dyan sa Aurora. Maluwang din kalamansi rin ngayon dyan. Dyan sa Aurora, ano? Dyan yata dumadayo yung mga biyahero eh. Yung taga rito, trailer, tin-wheeler. Oo, ang kinukuha daw, ano? Doon mismo sa bayan ng Aurora. Oo. May bagsakan kasi doon na ano, ginagawa doon sa tabi ng... Highway? Dito sa may gusunan sa ano? Ah, baka doon sa Kawayan, hindi naman. Dito sa ako na, talagang... Bangbang? Lampasan mo na yung bayan ng Aurora. Aurora. Papapunta na yung mahaba sa yung tulay mahaba ron. Sa Megawan, oo. Parang pailagan. Oo, yun yung ginagawa doon, ano. Hindi pala magiging pinakabagsakan ng Isabela. Kaya marami rin yung kwento, marami kalamansi eh. Pero bukod niya ata sa Aurora, sa iba-ibang bayan, wala na. O sa San Mateo, meron din. Meron din, ano? Kalamansi din. Maluwang ng kalamansi din yung mga ano, nakabili ng lupain doon. Mayroon siyang nabili doon nga, 40 acres, puro... Ay, puro kalamansi din na eh. Ang dami pala, ano? Tanggin. Ganun, ganun niya. Dahil pagdata mo na ito, tatlong araw mo nung ginugusad. Matsaga ka rin, ano? Ayong doon. Sa may dulo daw, ano? Lumaki na rin. Oo. Eh, pagka na magagamitan mo ng grass cutter, uubos ka ng gasolina. Ako lang mag-isang kuha dyan. Nang ikaw lang ang kumukuha nito, tumatabas. Oo. Ano nga, kulang-kulang kalahating ektarya ito eh. Oo. Ayun na, man ito, naagap mo. Naagapan mo siyang damuhan. Kaya lang, paglipas ng ilang mga araw sa linggo, mahaba na uli. Ay, oo, kaya tatabasin mo uli. Tsaga-tsaga lang. Pag umulan na naman yan. Oh, yun, mabibilis uli ang huwa niya, haba. Huwag lang maakitan ng baging eh, maganda na itsura eh. Pero hindi pa ninyo nasasabugan ng abono. Wala pa, ano? Sasabugan nun yata sa akin pag may tataba ng... Pag dumating. Siguro mga kuha na yan, mga September na siguro, sasabugan ni boss yan. Sa October, anuhan na naman, kaya inaapura nga. Meron kayong mga maliliit eh, yan. Yung mga maliliit na yun na yun ang susunod yung pitas eh. Baka sakali, yan naman ang magkaroon naman ng presyo. Baka dyan kayo dumama. Pero itong bunga na ito, wala kayo masyadong kinita. Halos sa pagkailan din na uwi, ano? Yun ang kondyaran. Sige, tuloy mo na ipagdadang. Ayan po, yung ating kaibigan po na taga Isabela. At... yung kanyang ani, hindi sila masyadong umaning ngayon. Kumpara mo na nakaraang taon. At tsagalan din po siyang nagdadamo ng kanyang kalamansi. Kadalasan po mga katribya, ang ginagamit po natin pagka po tayo ay magdadamo, lalo na po dito po sa gawin dito sa amin, ay yung tinatawag po natin na herbicide. Ang herbicide mga katribya, yan po ang ating binibili natin sa mga agri-supply na siya ngayon ang ating pong ginagamit para po tayo ay malinis ang ating kalamansi. Ito ang ating ginagawa pong pandamo. Kaya dito sa akin, sa kalagayan ko, pag marami po yung ating lupa na ating tinatrabaho, ito ang mas ginhawa po na aking ginagamit. Yung pong herbicide. Mamaya tutuwi rin po natin kung magkano ba ang nagagastos ko sa herbicide. Kung ako ba ay nakakamura or practical o di man kaya kung ako ba ay napapamahal. Kung halimbawa na ako ay mag-grass cutter or yung tinatawag natin na pantabas na ginagamit ng ating mga kababayan. Ngayon, ito lang po mga katribya
ang ating pong tips po sa inyo para po kung halimbawa kayo po ay magtatanim po ng kalamansi, meron po kayong idea na sa kalamansi natin kailangan po natin, mga katibyan, na meron rin po tayong tinatawag po na pang herbicide or meron kayong panggulok. Ito, ito po yung manghigit na po itong isang buwan at kalahati. Ito pong ating kalamansi na tanim. Ngayon, mga katibya, lumitaw na po itong ating kalamansi mula nung ito po ay ating ma-spray ng herbicide. Pero pagkatapos naman yan, meron na rin po mga bulaklak din po na lumalabas. Pwede ko na rin po ito, mga katibya, na subuan po ng ating abono. Yung herbicide po natin na ito, ayan, oh, patay na po yung damo niya. No? Unti-unti na po siyang namamatay na. Ayan lang, pagka po hindi po akma ang gamot na inyo pong gagamitin, lalo na pagka sa ganyan pong paragis, iyan, mga katribya, hindi po mapatay ng ano pa mga herbicide. Kaya meron mga na-invento ang ating pong mga agri-supply na yun ang ginagamit. Kaya ngayon, patay naman po yung mga paragis. Pitasin na rin po natin ito, mga katribya, yung ating kalamansi. Para po doon sa ating pong mga ka-farmers, pag inyo pong kalamansi ay parang sa tingin ninyo pero kung nangungulot po yung dahon, hayaan nyo lang. Natural lang po yan dahil kayo po ay nag-herbicide. Medyo pagka naanggihan po yan ay nasasaktan. Nadidilawan pa yung ating batang kalamansi. Oh. Meron na tayo bang napitas. Ang advantage, mga katribya, pagka po tayo ay nag-herbicide, ayan, oh, malinis po naman ang nagiging ating ilalim ng kalamansi. At yan, naglalabasan din po yung mga tae ng bulate. Yung mga bulate natin, yan naman po ngayon ang kumakain ngayon ng mga damo, yung mga tuyo. Siya naman ngayon nagiging pataba at nakukultivate po yung lupa. Yan naman po ang nagiging maganda naman sa ating kalamansi. Yeah, malalaki na rin po itong ating tanim na kalamansi. Oh. Eh, itong ating hinarvest na ito, itong ating in-spray ng herbicide, mga patay na. Ayan, mayroon pa rin tayo mga pitasin. Ito, mga katribya, sinasabi po natin na mayroon po mga nabubutas na dahon. Ayan. I-spray lang po natin yan ng ating insecticide. Insecticide lang po yan. Hindi naman po tayo madalas, mga katribya, mag-i-spray po nito. At once a week. Para po pagkalimbawa ay na-spray natin. Ayun. Magiging okay naman po yung dahon. Pero sa amin naman, hindi naman po ito kawala. At medyo may butas po yung dahon. Eh, buhay po naman yung kalamansi. Kaya mag-alala. Kaya iba kasi masyadong curious dun sa kanilang tanim na kalamansi. Pagka medyo nangulot-ngulot po yung dahon ng kanyang kalamansi, ay nag-aalala na masyado. Eh, dito sa amin kami, hindi na po masyado nag-aalala. Huwag lang po, mga katribyang, mamamatay ang kalamansi ninyo. May puno na yung kamay ko. Buhay. Buhay yan. Nakapitas na po tayo ng ating... kailang puno pa lang po tayo. Meron na tayo pang kalamansi juice. Pakita lang po natin sa inyo, mga katribya, ang epekto po ng ating pag-herbicide. Ito po yung sinasabi namin sa inyo, yung mga tae ng bulate. Pataba sa lupa. Ito, ready na po ito, mga katribya. Pag inararuhan na ito, pwede na po itong taniman. No? Ano mapong itatanim po na gulay ng ating ka-farmers. Ngayon, yung ating pong kaibigan, aarkilahin nila itong ating lupa, aalagaan pa yung kalamansi. Ngayon, di natin lang kung ano yung kanya itatanim. Pero nagpa-abiso na siya sa atin. Okay naman, di naman pumalayo sa akin dahil kamag-anak ko rin naman yung mag-aarkila. Kaya wala pong problema. So, mga ka-farmers, malaki po ang ating na-imemenos dahil pagka tayo gumagamit po ng ating pag-spray na herbicide. Sa dalawa o tatlong araw,
natatapos ko ang aking pag-i-spray. Kagaya nito, halimbawa, ito medyo pumalaki ito. Dalawang araw halos matatapos ko ito basta diretso lang yung aking pag-i-spray. Dito sa lugar ko na ito, maabot po ako rito ng 9 na karga na 16 liters. Doon naman sa kabila, umaabot naman ako doon ng mga nasa 3 karga. Maabot po na halos ng mga 14 na karga, 14 na knapsack na pang-spray gaya ng chargeable. Yun ang aking nauubos. Kaya yung ating isang galon, pagka tayo nakatapos na ng ating pag-spray, is konti lang din ang natitira. Pero magkano ba kung halimbawa ito ay ating ipadadamo or ipatatrabaho? Alam niyo ba mga katribya kung meron kayong idea kung ang kalamasi pagkain yung pinadamo, kung magkano bayad sa nangungupahan? Dito kasi mga katribya sa amin, pagka kami po meron pauupa ng mga tao, bumabayad kami rito ng mga nasa 300 to 400. Dadamuhan yan. Lilinisin yung kalamansi mo. Ito mga katribya, pagkalimbawa 3 tao po ang magdadamo nito, hindi niya kayang damuhan ito ng isang araw. So, pagka masipag yung mga tauhan na magdadamo niya mga katribya, yung kulang kasi ito sa 4,000 square meters eh. Baka yung 2 araw, 3 araw, doon pa lang nila matatapos ang damuhin ito. So magkwenta na tayo mga katribya. Kung halimbawa ang upa natin sa isang tao is 400, kung 3 ang magdadamo dito mga katribya, edi 1-2 na yon sa isang araw. Pakakainin mo pa. Papakain ka natural. Ay palagay mo na sa pagkain nila mubos ka ng mga 200 o 300 na kamo kada pagkain niya. Merienda. O de 1-3, nasa 1-5 na, 1-6, 1-6 na lahat. Kaya ganun mga katribya, sa isang araw, kung 3 araw. O de sa 3 araw, maabot na siya ng sa 1-6 plus 1-6, 3-2 plus 1-6 uli. Then maabot po siya ng ayun na sometimes kulang 5,000. So yung 5,000 na yon sa padamo mo pa lang. Ngayon yung pinadamo na ito mga katribya, pagka nagdamo sila, lalipas lang po halimbawa ng 1 linggo, mahahaba naman uli ang damo. So balik uli sa padamo. Kaya mangyayari ang kalamansin ninyo mga katribya, sa halip na kayo ay makamura, pagka kayo po ay pinadamo ninyo yan sa magtatrabaho, malaki magiging gastos. Isang lugar ko pa lang yan. How much more pa kung doon sa ating 2 lugar? Ganun din halimbawa yung laki ng ating lupa. Ganun din ang magiging ubos ko. Kaya kung tayo po ay magpapaupa noong magdadamo, abay, mababa po dyan ang 8 o 9,000. O palagay mo na 10,000. Malaki ang gastos pagka tayo magpapadamo. Kung tayo naman mga katribya, ito'y pag-grass cutter natin. Sa grass cutter, uupa ka halimbawa ng tao mag-grass cutter is 400 isang araw. Bibili ka ng gasolina. Ito, hindi rin matatapos ito ng 2 araw, baka 3 araw. O pwede rin yan na matapos din noong nag-grass cutter. Bibili ka ng talim. Kasi dito sa amin, uso talim eh. Hindi po yung tanse. Sabagay, kahit tanse, bibili mo pa rin yan. Magpapagasolina ka. Sa gasolina, pagka maghapon, mababa po dyan yung 400. Kung 3 araw is 1-2, upa ka pa. Halos parang ganun lang din mga katribya po ang magiging presyo mo. Yung patrabaho mo, pagka ito, pinag-grass cutter mo. Pero, kagaya nga po nung ating sinasabi, yung herbicide na ating ginagamit, kahit ikaw na may ari, pwede mong gawain, malaki ang naiminus mo sa pag-aalaga mo ng kalamansi. Lalo na kung halimbawa, wala ka naman dito itatanim ng anumang gulay, yan lang po asikasuhin natin, yung herbicide, yan lang ang ating tutok, and then, pati na rin po yung mga nakikita natin mga uod, spray lang po sa damo, matututukan ninyo, kahit hindi na kayo bumayad po ng tao,
matatrabaho. Maliban na lamang kung kayo mga katribe ay nasa ibang bansa o di man kaya maraming ektarya ang inyong kalamansian, ligado talaga kayo merong tauhan. Pero pag halimbawa ganito lang naman ang sukat, mga isang ektarya, kayang trabahuhin yan ng isang tao. Kahit nga dalawang ektarya eh. Kaya ba, nandun lang po sa diskarte. Kaya malaki po ang nagiging tulong nung pong ating herbicide na ating ginagamit. Ang advantage naman mga katribya po noong herbicide, yung pong ating in-spray po na kagaya na pinakita ko po sa inyo, meron po siyang mga taing bulat eh. Yun po ang nagiging pataba ng lupa. Nakukultivate po. Alam niyo po mga katribya, para po tayo makapag-spray po ng ating kalamansi na itatlong lugar na aking tinatrabaho, bumibili po ako ng mga herbicide. Yung pong ating herbicide, yung isang galon, pag yun po ay ating naubos, na-sprayin po natin yung ating tatlong lugar. Na ito lang medyo malaki-laki na po yung lugar na ating pong kalamansi na mayroon tanim, na 700 na puno. At sa parte naman po mga katribyan po na tabing ilog, ay nasa 600 naman na puno ng kalamansi. At yung isa naman lugar is nasa 240. Ngayon, naiikutan natin yung na-spray gamit po natin ng herbicide. Ngayon, yung pong mga herbicide po natin mga katribya, para po sa inyo pong kaalaman, yung isang galon ng ating herbicide na ginagamit ay maabot po ng 1,100 na siya. Yun naman pong inihahalo natin para naman yun sa mga baging, sa mga malalambot. Ayan, maliban na lang ba sa 2,4-D, hindi kami gumagamit ng 2,4-D. Yun naman ay bumabudget naman po ako yung mga katribya po ng 300, yung isang litro. At ganyan din naman, yung isa pa natin ginagamit para po doon sa paragis, ito medyo may kamahalan siya, maabot naman po yun na 1,100. Kaya kung ito total po natin yung ating pag-i-spray, isang 1,200 plus isang 1,100 is 2,300 na plus 300 ay 2,500. Kaya yun pong ating budget po sa pag-i-spray ng aking dalawang lugar is 2,500 ang aking nagagastos. May sumobra man ako mga katribya is konti. Yung pong isang galon na yung mga katribya, maabot po yun ng 4 na litro. Kaya minus na rin po yun dahil ang akin naman timpla ay isa't kalahating ligo. At yung isa naman po na para sa paragis ay dalawang takip naman po ng kanyang takip. Ngayon, magtatarong po tayo po ng ating ginagawa sa paragis. Magbasa na lang po tayo ng ating comment section. Doon lang po natin sasabihin po sa inyo yung ating templado po ng gamot. Pati na rin po yung klase. Ayan. Kita naman ninyo, pati rin po yung ating mga paragis. Yan po yung ating pong technique na ating ginagawa. So mga katribya, sana po meron kayong nakuha po at napulot po na kaalaman po na ating hatid sa inyo kung bakit tayo ngayon mga katribya ay gumagamit po ng herbicide. Dahil mas nakatitipid tayo, mas benos trabaho, at mas praktikal na tayo gumamit po ng herbicide. At misan pa, hiyang pa sa ating lupa at hindi po nakapagpapatigas ng lupa yung ating ginagamit na herbicide. Kaya lang, syempre mga katribya, ingat lang din po tayo sa pag-herbicide. Meron naman po mga gamot yan na talagang delikado sa inyo pang pananim. Huwag po yun ang gagamitin po ninyo. Kailangan huwag lang punit yung mga katribya po na paanggihan ng inyo pong kalamansi para hindi po masaktan. Kaya ang ginagawa po natin ay lilinisin muna natin po yung ilalim ng inyo pong kalamansi para noon malayo po yung pito ng bomba ninyo doon sa i-spray yung herbicide. At gaya po nito mga katribya, pwede kayong mamili kung ano po gusto ninyo. Pwede kayo yung tinatawag nating dust cutter. Pwede rin naman po yung ginagamit din ni Manong na tayo po ay tatabas-tabas. Basta kailangan mo lang siyempre din ng tsiga, ng sipag, siyempre pati rin po yung ating lakas. Pwede naman yon. Kung saan kayo hiyang, kung saan kayo saan ninyo gusto, walang problema. Kung hangad ninyo po ay makapag-jogging kayo, makapag-exercise, kasi yung pagtatabas-tabas na exercise ninyo yun eh. Maganda rin sa katawan din yan. Kesa nga naman ipaupa mo sa iba, ikaw na ipagpawisan, at least nakita mo yung iyong pinagpaguran. Pero pag marami naman po mga katribya, yun pong ating alagain, yan po. Kailangan na po natin si katulong. Ang ating katulong, si herbicide. Ngayon, masama ba sa lupa ang herbicide? Dito naman sa amin, hindi naman po
ganun po masama sa amin. May epekto rin, kaso nga lang, hindi po naman ganun maapektuhan ang inyong calamansi. So, mga katribya, yan po ay nakahiyang din po sa atin. Kaya malaki po ang naime-menos po natin pagka tayo nagdadamo ng herbicide. Kaya hindi na rin tayo gumagamit ng grass cutter. Pwede rin pong gumamit ang grass cutter pagka walang puknat po ang pag-uulan. Hindi ka po pwede mag-spray. Ngayon, gagamitan mo ng grass cutter. Kaso nga lang, habang umuulan naman yan, talaga naman, mabilis din ang paghaba ng damo. Ngayon, dehintayin mo na pong huwag umulan. Pag nakasingit ka, tsaka sumbiwang ka ngayon ng pag-spray. At paalala po natin doon sa mag-spray po ng damo, ingatan po natin at huwag po tayo mag-spray po ng bandang hapon dahil sa bandang hapon, nandiyan po ang malakas po ang hangin. Mas maganda po sa umaga, hindi po masyadong malakas ang hangin at okay lang po siya. At kayo din naman, doon sa merong gamot na gusto niya may hamog, meron naman pong herbicide, ayaw naman niya na may hamog. Kaya ang itatanong nyo palagi doon sa pagbibilan ninyo sa Agri Supply, ano po ba gusto rin ng itong ating herbicide? Gusto ba nito ang basa? O pag gusto ang basa, o pwede ka, kahit mahamog. Pag ayaw naman niya ng basa, o di patiktikin mo naman ng hamog. At saka ka mag-spray ng herbicide. Kaya meron po tayong mga paalaala para makatulong po sa ating pong mga ka-farmers. Tandaan ninyo mga kaibigan, ito pong ating nilalabas na video na ito. Pag inyo pong nagustuhan, wala pa kayo sa aking pong bahay. Pa-share po at paki-subscribe sa aking channel. Kung meron kayong comment, meron kayong katanungan, ilagay nyo po sa ating comment section. Sasagutin po natin ang bagay nito. Gaya po niyan, malaki po ang ating naimenos, malaki po ang natipid natin sa trabaho. Kaya tayo halos ngayon, bantay-bantay lang po sa ating kalamansi. Pag natapos na yung ating damuhin, okay na, gagawa na tayo uli ng panibago nating trabaho. Maiiwan na po natin sila. Hindi na tayo mag-aalala na yan po ay gugubat o kaya yan mga katribya ay babagingin dahil natapos mo na ang iyong trabaho. Okay mga ka-farmers, gaya po ng dati. Ako po si Kuya Berhel Bunag at lagi po natin tatandaan ang karunungan at ang kaalaman may katumbas na kayamanan. Thank you for watching. God bless all. Kita-kita lang tayo bukas para po sa panibago po nating vlog. Bye-bye. Kaya mas practical ang pag-herbicide.